So ngayon meron tayong kinuwang makina sa terminal dito sa Pasay City. Sakto malapit lang kami dito kaya kami nang nag-pick up. Ito yung ipapagawa ni client na makina ng Suzuki Raider 150. Ang issue daw nito ay nag-stack up ang magneto kaya nasira ang crankshaft habang ginagamitan ng magneto puller. Sinuggest ko kay client na kaya pa ito ipabuild up tapos gawan ng bagong tread. Pero masyadong meticuloso si client kaya palitan lang daw ng crankshaft assembly. Naiintindihan ko naman si client dahil since 2008 pa daw niya ginagamit ito kaya may sentimental value na. Bali hindi lang natin ito papalitan ng crankshaft, ibabalik din natin ito lahat sa factory settings. Kung ano ang takbo, tibay at tunog ng makina nung unang binili to, magiging ganun ulit to pagtapos mabuo. Dahil lahat ng settings na ilalagay natin dito ay galing mismo sa engineer ng Suzuki. Ito yung sinasabi ni client na nasira. Tsaka bumili na din pala si client ng mga spare parts. Kung sakali pa lang kailangan nyo ng spare parts, malapit ko nung maayos yung Shopee at Lazada account ko. Lahat ng mga parts na ibibenta ko doon, puro original, walang klase, walang peke. Bali, ang babaklasin na lang natin ay yung mga nasa ilalim dahil nakabaklas na yung ibang parts nito nung pinadala. Mapapansin nyo dito marami nang namuulan langis. Isang dahilan yan ay sira na yung mga oil seals kaya kailangan ng palitan niya mga yan. So ngayon i-inspect na natin ang mga parts. Unahin natin itong sa cylinder head. Itong isang intake valve wala na sa tamang sukat ang valve stem. Kaya pala wala na sa tamang sukat dahil dito sa malalim na gasgas. Bali, isang intake valve lang ang kailangan palitan kasi isa lang ang wala sa tamang sukat.
Dito sa clutch release rack, okay na okay pa. Pero itong clutch release bearing kailangan na palitan dahil may mga malalalim ng gasgas. Kailangan na ito palitan dahil mababasa nyo din dito sa service manual. Smooth engagement and disengagement of the clutch depends on the condition of this bearing. Ibig sabihin, sa bearing na ito nakasalalay ang pagiging smooth ng pag-shift ng gears lalo na ang pagpasok ng gear sa neutral na smooth lang. Kaya nabanggit din ni client na mahirap na i-neutral kasi puro gasgas na pala ang clutch release bearing. Itong clutch basket, okay pa naman. Hindi pa naman lumubog yung lagayan ng clutch plate. Dumikit lang yung kulay ng plate. Itong piston ring kailangan na palitan kasi lumagpas na sa 0.20mm ang piston ring end gap. Malayo na masyado sa standard size. Maski yung 0.30mm pumasok kaya kailangan na talaga palitan. Gaya ng sabi ko sa lumang video ko, pag masyadong malaki ang clearance niyan ay pwedeng mag-uso ko kaya mabawasan ang performance ng makina mo. Dito sa engine bearing, okay pa naman lahat maliban dito sa isa na hindi mo ikot na maayos. Kaya kailangan palitan to. Bale, mga kailangan palitan ay head cover washer, isang intake valve, valve seals, piston rings, isang engine bearing, clutch release bearing, mga oil seals, at ang crankshaft assembly.
Itong crankcase cover at cylinder head, ipapapowder coat ko dahil sira-sira na din yung pintura at para isahan na lang din. Pero bago dali sa nagpa-powder coat, lalagyan ko muna ng high temperature resistant tape para hindi mapasukan ng buhangin yung loob. Dahil sigurado isa sandblast din to. Dito ako nagpapa-powder coat sa Republic Corporation sa Paranaque. Marami din silang color choices, pero kung may alam kayo mas maraming color choices na shop, comment nyo naman kung saan. Ito nga palang flame red yung napili namin ni client para sa crankcase cover. Tapos gloss black naman para sa cylinder head. Itong crankcase, madumi at marami ng mancha kaya i-restore ko din to para malinis na talaga. Makikita nyo dito na nasa tamang sukat na yung bagong palit na piston ring. Kasi pumasok ang 0.10mm pero hindi napasok ang 0.20mm.
Yung clutch holder nito sa crankcase nabasag daw kaya niremedyoan niya ng bracket. Kaso hindi malinis tignan kaya gagawan ko ng bracket ng katulad sa Raider FI. Kailangan lang tubutasan tsaka tabasan para magkasya. Okay din pala tong ink ko, mabilis din bumutas. Tatabasan na lang para malinis tignan. Tapos papakinisin ko na din. Okay na kaysa doon sa dating nat na ginawang holder, mas malinis na tignan.